Welcome to the Battle of the YouTubers. Boxing naman tayo. So, ito yung introduction ni Boss MG. Tuturuan siyempre ng ating boxer from Bicol Import. O, dito ka, Import. Si Ray Magbanaria. Mon, bigyan mo ng sample. Ano yung mga ginagawa mo? Siba, ano ba? Sige. Yun. Okay. So, yan. What's up mga ka-OFWB Hero? Welcome back again to my YouTube channel mga ka-OFWB Hero. So yun nga no mga ka-OFWB Hero, kung updated kayo sa ating vlog mga ka-OFWB Hero, nung umpisa pa lang na malaman natin na magkakaroon nga ito ng laban si Boy Ungas, talagang pinahanap na natin kung sino yung magiging kamats ni Boy Ungas mga ka-OFWB Hero. At hindi natin alam, ito palang makakamats ni Boy Ungas mga ka-OFWB Hero ay boxer trainer na pala itong mga to. Itong dalawang kamba na to, ang The Uragon Boys mga ka-OFWB Hero. At yung isa nga dyan ay makakalaban ng kapatid ni Idol Boy Tapang mga ka-OFWB Hero. Dito ako natutuwa eh. Gusto kong bumanat mga ka-OFWB Hero na pantay na pamamahayag. Pero paano kung maipapahayag to na pantay ang gagawin ko rito? Eh nung umpisa pa lang, hindi nila inilalabas kung sino yung maimamatch dito kay Boy Ungas mga ka-OFWB Hero. Ibig sabihin nito mga ka-OFWB Hero, bago pa lang mag-umpisa, ito nga The Battle of the YouTuber, nagte-training na tong mga to. Nakita nyo, meron pang question mark dyan. Di natin alam kung sino yung biglang ilalabas dyan mga ka-OFWB Hero. So kung napapansin nyo mga ka-OFWB Hero, wala pang announce kung kailan ang laro mga ka-OFWB Hero. Pero nagte-training na yung mga yan. Pero ang Team Bisaya, kung kailan lang in-announce, saka lang nag-training yung mga yan. Ang masaklap pa dito mga ka-OFWB Hero, ang Team Bisaya, wala kayong narinig na reklamo. Kahit sino ilaban dyan, ibig sabihin, pag sinabi mong Bisaya, isug! Ang mahirap nito, matagal na sila nagte-training. Tapos tatalunin pa ni Boy Ungas at saka ni Marlon Vlogs. What's your prediction for the fight? Prediction? Ay naku po, ang ganda ng hype nito mga ka-OFWB Hero. Kaya challenge to para sa mga Bisaya mga ka-OFWB Hero. Kahit sino pa ilaban ng mga Tagaluson, kahit gaano pa kalalaki katawan niyan at matatangkad sa kalaban niya ng mga Bisaya, makikipagbasagan ng mga mukha yan. Mali yung ginagawa mo, putang ina ka. Ganyan yung ginagawa mo, putang ina mo. Di balak sa sarili mo. At ayun nga no mga ka-OFWB Hero, bilang isang reactioner mga ka-OFWB Hero, no? Siyempre hindi tayo magsasalita na basta-basta na lang nang gumagawa ng klaseng statement dito para lang makapagpahayag. Siyempre, meron tayong proof dito mga ka-OFWB Hero na ito nga, Uragon Boys mga ka-OFWB Hero, talagang boxer trainer na pala noon pa. At siyempre, araw-araw ang practice niyan, siyempre. Dahil nandito siya sa kampo ni Redon Labrador mga ka-OFWB Hero, pinaghahandaan lahat yan. Ikaw ba naman 3 million ang mapapanalunan mo, hindi ka maghahanda. Ang kagandahan nito, meron tayong source na ibinigay kay Utol J. Bitan. At syempre, dito, ito sa content ni Rendon Labrador. At syempre, ilalagay natin dito sa description yung full video ni Rendon Labrador para naman kahit paano mapanood nyo rin, hindi lang ako. At itong kukunin natin ay video clip lamang mga ka-OFWB Hero na nagpapatunay na isa din nga si Raymart Banaria mga ka-OFWB Hero, isa sa miyembro ng The Uragon Boys ay isang boxer trainer mga ka-OFWB Hero. At ito, panoorin natin. Let's G! Boxing naman tayo. So, ito yung introduction ni Boss MG. Tuturuan siyempre ng ating boxer from Bicol Import. O, dito ka, Import. Si Ray Magbanaria. Mon, bigyan mo ng sample. Ano yung mga ginagawa mo? Siba, ano ba? Sige. Yun, okay. So, yan, ha? So, yun nga, no, mga ka-OFWB Hero, dito nga na nakita nyo, narinig nyo, na sinabi na isang boxer trainer siya, mga ka-OFWB Hero. At dito nga, mga ka-OFWB Hero, ito yung makakalaban
ni Boy Ungas, mga ka-OFW Behero. Ah, kilala naman natin si Boy Ungas. Eh. Maliit man, malaki yung kalaban niya. Talagang lalabanan at makikipagbasagan ang mukha itong si Boy Ungas dyan, mga ka-OFW Behero. Talagang laban kong laban. At syempre, dito nga mga ka-OFW Behero, meron niyang kakambal at yun ang makakalaban ni Marlon Vlogs, mga ka-OFW Behero. Talagang walang urungan yan, mga ka-OFW Behero. Diretso ang laban kahit na lamang pa sila sa mga training, mga ka-OFW Behero. Alam naman natin pag sinabi mong Bisaya isog, pero hindi ko sinasabi na ang mga Tagaluson eh hindi rin isog. Isog yung mga yan, mga ka-OFW Behero. Sadya nga lang na una lang talaga silang nag-training, mga ka-OFW Behero. Alam niyo na ibig ko sabihin dyan. Ito, panoorin pa natin yung training niya kay Boss MJ kung paano gumalaw itong si Raymart Banaria. Kung magsisimula ka, ano yung mga pointers na pwede mong ibigay sa mga viewers natin? Stance, paano? Paano? And dapat yung kamay mo, laging close wings. Okay. Malapit sa mukha. Okay. Kasi pag may galaban ka, madali ka lang makakaganito. Okay. So close ano muna. Ganyan para... Close wings. Okay. Close dapat wings. Dapat yung stance ganito, hindi pa ganyan. Okay. Ganyan. Dapat pa ganito. Okay. Yung una dapat na lang, jab. Jab. Yan. Nice. Yun. Nice one. Nice. Sige. Nice. Medyo i-extend mo pa yung ano mo, dito. Sige. Ganun. Lakas pala sa muntok, no? Yan. Go. Nice. Okay na yung jab ni... Okay. Marunong okay. Naman ako. Pero... Ang ganda. Okay. Yung sunod is straight. Kabahan na kayo. Straight. Okay. Mas malakas kasi, dapat maganda yung sabay yung twist and tsaka yung hips mo. Exactly. Para mas malakas diba? Para may power. Okay. Uy! Grabe yun ha. Grabe yun ha. Pam, oh. 1, 2. Jump straight. Nice one. Nice. So yun nga no, mga ka-OFW Behero, at dito nga makikita nyo ang galawan ni Raymond Banaria, isa sa Uragon Boys, mga ka-OFW Behero, na makakalaban nitong si Idol Boy Ungas, mga ka-OFW Behero. Ang hindi pa natin nakikitang galaw, itong galaw ng makakalaban ni Marlon Vlogs na kapatid ni Idol Boy Tapang, mga ka-OFW Behero. Kayo na bahalang humusga na talagang professional na professional talagang galawan nito. At talagang matagal lang may training sa pangangatawan pa lang. At siyempre mga ka-OFW Behero, bilang isang manlalaro, bilang isang pagiging Bisaya, siyempre, hindi naman aatras siguro yung mga yan. Yan pang mga Team Bisaya. Kailan pa kayo nakakita ng umatras ang Team Bisaya? Di ba hindi pa? Isog kasi yung mga yan! Dito pa lang mga ka-OFW Behero, talagang masasabi ko, malaki lamang ng mga Tagaluson pagdating sa training, mga ka-OFW Behero. Hindi na natin maitatago yan, kaya pala naman laging nakahide yung makakalaban ng mga Team Bisaya. At ngayon nga, meron nga mga nakahide pa rin hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino ilalabas dyan eh. Kaya matawa ka na lang kapag ang Team Bisaya nakapuntos dito sa mga Tagaluson. Dahil ang mga taga-Bisaya, parang huli na ang training nila talaga, mga ka-OFW Behero. Ito ngayon ang kaabang-abang at ito ang challenge para sa mga Team Bisaya, mga ka-OFW Behero. Kaya para sa mga taga-Team Bisaya dyan, pag-igi-igihan nyo ang training para makapuntos kayo dito sa mga Tagaluson. So para mga ka-OFW Behero, hanggang dito na lang. Sana napasaya ko kayo dito sa ating update. OFW Behero, peace out! Salute!